Hi everyone, my name is JoJo Quinto and you're here in my channel where I discuss and show you tips and strategies on how to become a mom, entrepreneur, and how to have an 8-hour job all at the same time at the comfort of your home. So kung bago ka ngayon sa channel ko, please consider subscribing to my channel by clicking on subscribe button for latest updates of my videos. Alright everyone, just to give you a little background about myself, I'm a typical Pinay mom and I have 3 beautiful kids. Before, I work on a BPO call center and we decided to open a computer shop and because of that, kinailangan kong huminto. And tulad ng ibang business dito sa Pilipinas, hindi consistent ang kitaan. That's why I decided to look for a part-time job online. And dito na nga pumapasok yung being a virtual assistant or work from home. Ano nga ba ang work from home? Hindi yung magluluto ka sa bahay or maglilinis ka. Hindi rin naman to yung papasok ka as bilang katulong or kasambahay para bayaran ka. Hindi yun. Kaya merong word na or term na virtual assistant kasi you're working online. Yung office-based setup mo na trabaho, dadalhin mo lang sa setup mo sa bahay. You heard it correct, yes. Pwede kang magtrabaho na para ka nasa opisina sa bahay mo while working or doing your other chores. Okay, so saan ba ako nagsimula? Nagsimula ako maghanap sa mga online websites which I will discuss further on my next videos. Like Upwork, sa una hindi naging madali kasi medyo marami ring nag-a-apply like me before. I also have some setbacks and questions when I entered that field kasi nga totally bago siya para sa akin. I have a lot of questions like paano ba siya nag-work, paano ba ako babayaran, and paano ko ba malalaman na legit pala yung mga ina-applyan ko. So all of those questions, I guarantee you, I'll make those videos that will, I know na meron din kayong mga ganong questions sa sarili nyo. And I will help you understand it more on my videos. But during those times, dahil nga sa dami ng questions ko, like any other things na gusto mong pasukan, kailangan mong paglaanan ng oras na pag-aralan to. That's why I decided to check on some reviews, vlogs, testimonies who are already on this kind of industry. And I was so happy that I did kasi it helped me not to lose hope and it also gives me encouragement to push through dun sa pinasok kong field. So that's why I was able to have my first client and luckily, siya pa rin yung client ko until now for 2 years already. So ano nga ba ang trabaho ko? Currently, I work as an executive admin assistant in a real estate company based in US. I work for 8 hours kasi sa US, or I'm not sure sa ibang country kung 8 hours lang talaga sila. Meron man lunch break, incorporated na siya dun sa 8 hours na yon. Paano nga ba ang setup ko as a virtual assistant dito sa bahay? So basically, sa morning, I wake up and I'm managing our computer shop. After that, in the afternoon, tulog with my daughter. And then sa gabi, I check on my kids. I-open ko uli yung computer shop. And then eventually, pag-close na yung shop, matutulog uli ako for a power nap. And then sa madaling araw, gigising ako to take care of the kids before they go to school. And that's the time that I will also start my online job as a virtual assistant. Nakikita nyo ba kung gaano ka-utilize yung oras ko habang gising ako? That's actually one of the greatest advantage that I have for having this kind of job. Yung napagsasabay-sabay ko siya habang nandito ako sa bahay. Hindi katulad ng wala ako dito na kailangan ko kumuha ng kasambahay and hindi ko nakikita kung ano yung nangyayari sa mismong pamamahay ko. So when it comes to pay naman, before I was actually not expecting a lot kasi beginner nga lang ako and I was only looking for a part-time job na tutulong sa amin financially sa mga gastusin sa bahay. Right now, mas malaki siya considering na nasa bahay ako and I don't have to spend a lot
sa travel kasi syempre, nandito lang ako. And yung kung ang sinusweldo ng isang typical call center agent is between 27 to 35 a month, I can say na I have exceeded that kind of salary. Before, of course, maliit yung sweldo ko. I actually started like $2.50. Pero as time goes by, syempre meron dyan mga appraisal, evaluation ng trabaho mo. And kapag nagustuhan ka ni client, step by step tataas siya. Pero syempre, kailangan mo muna alamin or mahalin. Hindi yung titingnan mo na agad yung bigger picture. Doon ka muna kung paano ka magsisimula. Which I will discuss on my upcoming videos. Just stay tuned, guys. But for now, I highly encourage you to consider this kind of field. Kasi there's a lot of opportunities for you guys. Depende sa field, kung saan yung field nyo. Kasi hindi lang to pang mga Pilipino, hindi lang pang Pilipinas. Kundi ang mga client nyo dito is globally. So pwede nyong i-market yung sarili nyo sa buong mundo. That's it for now, and on my next video, I'm going to discuss kung ano nga ba ang basic requirements o ano bang pinakakailangan nyo pag nagsisimula kayo as a virtual assistant or work at home, basic skill sets, responsibilities as an admin assistant. If you like this video, give me a thumbs up, but if not, okay lang din. Just don't forget to subscribe and stay tuned for all of my upcoming videos, okay? Bye-bye!